ating Executive Secretary Paquito Ochoa, wala akong masyadong inaasahang pasabog o yung katotohanan na makukuha sa Pidealix. Nagsimula sa confidential agent na lumapit sa PIDEA na na-interview ni Jonathan Morales noong 2012. Pag tinatanong siya ano ang motibo, hindi pa niya sinasabi. Kasi ang mga motibo, pwedeng ano yan eh, pwedeng because of money. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pag-usapan pa rin natin ang mga posibleng mangyari sa May 7 na hearing sa Senado tungkol sa PIDEA leaks. So, si Ms. Maricel Soriano, ano pa, dating Executive Secretary Paquito Ochoa, wala akong masyadong inaasahang pasabog o yung katotohanan na makukuha sa kanila. Ang aking excitement nandoon pa rin kay ex PIDEA agent Jonathan Morales. Habang nakikinig ako sa kanyang mga iba't ibang interviews mula kay Maharlika, sa Semenay, ano eh, nakikita ko marami siyang alam na hindi pa niya sinasabi. Marunong siyang mag-control ng flow of information. Sabi niya, huwag mo na i-reserve ko yan sa hearing. Ganon ang style niya. Yung tinanong siya sa isang interview na ano kaya ang motibo ng confidential agent? Kasi ang lahat nito, itong PIDEA leaks, nagsimula sa confidential agent na lumapit sa PIDEA na na-interview ni Jonathan Morales noong 2012. So ang tanong, ano ang motibo? Importante yun. Kasi walk-in informant yun. Hindi siya yung na-develop na informant ng PIDEA. Yung sa amin sa military, pag may asset kami, ginagastusan niya, nire-recruit, binibet, tinitignan yung ano niya, mamaya i-recruit, undergo ng training hanggang kung ano na, i-planted na siya kung saan siya gagamitin. Yun, talagang mini-maintain yung asset informant na yun. Ang tingin ko sa confidential informant na lumapit kay Jonathan Morales, walk-in. Kaya yung mga walk-in informants na ganon, i-assess mo yung motivation, bakit lumapit, bakit nagbigay ng information. Kasi pag hindi mo yun ma-assess maigi, baka lalo kang mapasama na binibigyan ng information. Malala ko nung tinyente ako, bagong asayin ako sa Mindanao, may lumapit, barangay captain. Sabi niya, sir, nagsawa na kami. Ginagawa ng NPA sa aming lugar. Nandun sila, kung gusto nyo, samahan ko kayo. So, inassess ko ng maigi. Kasi baka patibong, maambos lang kami. And sa aking assessment, nagsasabi siya ng totoo kasi siya mismo ang mag-guide sa amin. Kasi kung hindi niya kami i-guide, ay delikado. Kaya lang, the fact na kung gusto niyo sir, ngayon na eh. Dapat umalis na tayo para maabutan natin. Nandun sila, natutulog sa aking bahay. Alis na tayo sir. I-guide niya kami. So, I took the risk. Sinamahan ko.
O pumunta kami, yun, naabutan namin ang mga inpay sa kanyang lugar, sa bahay niya. So, ganyan din si Hideya Agent Morales, marunong, inassist niya yung motibo at nalaman niya na totoo, kaya ginawa niya ng sona pidabit, kompleto ng requirements para magkaroon ng pre-operation report. So, pag tinatanong siya ano ang motibo, hindi pa niya sinasabi. Kasi ang mga motibo, pwedeng ano yan eh, pwedeng because of money. Gusto lang niya makakuha ng konting bayad. Pwede rin rivalry sa droga. Pwedeng revenge. So maraming ano, maraming inexplain niya ni Morales sa isang interview. Ang daming posibleng motibo ng sino mang tao na lumalapit sa Hideya na magbigay ng information. Inexplain lang niya, kailang hindi niya sinabi kung ano talaga ang motibo. Tapos kung tinatanong siya ng detalye tungkol sa confidential informant, sabi niya kung i-detalye ko, mamamatay yung informant. So, yung mga ganong sagot niya, nakita ko, maraming itinatago pang lihim si Agent Morales na at the right time, ibubulgar niya. Kaya itong May 7, may bago siyang papasabugin. May bago siyang i-reveal na hindi pa natin alam. Ulitin ko, Maricel Soriano, ang tanong dyan is, nagkasama ba kayo ni Bongbong Marcos sa Raquelionet at gumagawa ng ganito? Sabi, hindi. Basta i-deny niya yung issue is yung gumamit sila ng illegal substance as reported by the confidential agent. So, pag aminin ni Maricel Soriano yan, ay tapos na ang boxing. Kailan, tatingin ko, hindi niya aminin. Kaya wala tayong maasahan kay Maricel Soriano. Sana magkamilagro. Ano yung milagro? Yung makonsensya siya. Kung hindi niya sabihin ang totoo, hindi siya makatulog. Depende sa tao yan, yung konsensya. Hindi ka patutulogin ng konsensya mo, nagsisinungaling ka. So, kung konsensya ang pagbasihan, baka pwede siyang magsabi ng totoo, but medyo malayo yun. Most likely is mag-deny. Kaya, kailan? Pag itong si Jonathan Morales, pasabog. Okay, ito. Marami akong nakikitang alas niya, yung hawak niyang detalye. Ang pwede niyang ipakita, yung picture. Kasi sinasabi sa kanyang interview na may 5 pictures na isinabit ng confidential agent. So, nasaan na yung mga pictures na yun? So, kung pagbasihan natin si Agent Morales, sabi niya, iniwan niya sa Hideya office noong 2012. Then after that, na-relieve siya, wala na. So, sino ang may hawak ng mga pictures? Ito ang aking analysis. Kung sino yung puting ahas ni Fair Lady Marlica, yung nagbigay kay Marlica ng yung 2 dokumento, siya rin ang may hawak ng pictures. Sabi ni Morales, naka-folder lahat yan. Yung mga sorry statement, pictures, at iba pa, nandun sa folder. Then, naitago, confidential. Kung sino yung nagbigay kay Fair Lady Marlica ng yung Pidealex, hawak din niya yung iba pang dokumento. Yan ang tingin ko. Pictures, sworn, yung sworn affidavit ng confidential informant, yan ang mga importanteng mailabas. So, depende na sa may hawak.
sa May 7, o kung hindi man sa May 7, sa mga susunod na hearing, depende sa ano. Pag yung may hawak noon, isang ano lang, bigay, o ito, ipakita mo. Nako, sana ganon ang mangyari. Kasi I believe si Agent Morales, ano na, ano na siya? Anti-drug advocate siya, kailang wala siyang kinalaman dito sa expose nito. Kagagawan ito ng may hawak sa dokumento at ibinigay kay Maharlika. Si Maharlika naman pinalabas niya. Kaya ang punot dulo lahat is sino yung tao na nakahawak sa mga dokumento, lalo na yung picture, lalo na yung sworn affidavit na pinirma ng confidential. Ano. Yan ang mga aasahan natin na ilalabas na pasabog kung hindi man sa May 7 yung mga succeeding hearing pa. Oh. Deny ang PIDEA. Deny ang Malacanang. Puros deny. Maricel Soriano, deny. Eh kung may maipakitang picture as revealed by the PIDEA ex-agent Morales na sumisinghot yung mga tao kasama na si BBM at Maricel Soriano, paano nila ngayon i-deny? Picture na yan. A picture speaks 1,000 words. Diyan sila ngayon madadali sa mga pasabog na ilalabas ngayong May 7. Kaya abangan po natin ang May 7. Mabuhay ka, Agent Morales, for standing up. Kahit delikado na ang buhay mo, nandyan ka pa rin lumalaban para sa katotohanan. At salamat naman sa Senado, Senate President Subiri and Senator Bato, na nabigyan na ng seguridad si Agent Morales. Kaya malaking problema ito ng administrasyon.